Sa loob ng 2 buwan, naging sunod-sunuran daw si Sofia sa gusto ni Nico dahil sa takot. Natawag siya. Ano ba gawin ko? Ano ba to? Sabihin mo. Sabihin mo may klase ka. Oh, sige, sige. Hello. Hindi talaga ako pwede. May klase ako eh. Wala akong pakialam. Kung makalukuhin, alam ko schedule mo. Pumunta ka na rito. Hindi talaga ako pwede. Gusto mo bang isubong kita sa tatay mo, ha? Gusto mong malaman niya yung mga pinag-aagawa mo? Nag-aagawa natin, ha? Sige, pupunta ako. Pupunta ka rin palang dahil pang drama. Pinagbantaan niya po kasi ako. Pantaan niya daw po sa school. Totoo ka ng ano? Apo. Bakit ang tagal mo? Sinabi ko nga na nasa eskwela na ko eh. Ha? Sumasagot-sagot ka na, ha? Tingin mo ba, hindi ko totohanin yung mga sinasabi ko? Ano kaya sasabihin ng tatay mo pag malaman niyang nandito ka? Ayoko naman talaga pumunta dito. Pinilit mo lang ako eh. Eh paano yung mga nude pics na pinadala mo sa akin? Nasa cellphone ko pa. Gusto mo? Pakita natin sa tatay mo. Liga, tanta natin. Wag! Tanta natin tatay mo, liga! Wag! Liga! Magagalit yun eh! Meron naman pala eh. E di, sundin mo na lang yung mga gusto ko. Paulit-ulit daw na ginahasa ni Nico si Sofia sa loob ng pinagtatrabahuang furniture shop. Oh, 4 times niyang rinape yung bata, ang kapalit is cellphone and pera. Ang lola ni Sofia na tinawag naming si Lourdes, napansin ang pagbabago sa kilos ng apo. Napansin ko yung cellphone. Sabi niya, binigay po yung kaibigan ko din. Tapos, pero sa isip-isip ko, nagdududo na ako.